ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at dumaan sa syudad at may isang taong nagngangalang Zaccheo. Pinuno siya ng mga kolektor ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita kung sino si Jesus pero pandak siya at hindi niya magawa dahil sa dami ng mga tao. Kaya patakbo siyang umuna at umakyat sa isang punong malaigos para makita si Jesus pagdaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Inireklamo naman ng isa't isa ng lahat ng nakakita rito. Sa bahay ng isang lalaking makasalanan siya nakituloy? Ngunit tumayo si Zaccheo at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian at kung may nadaya ako, apat na beses ko siyang babayaran." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil anak nga ni Abraham ang taong ito at dumating ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Zaccheo, bumaba ka agad. Sa bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon." Hindi nagkataon lang ang magandang kapalaran ni Zaccheo noong araw na iyon. Nakatakdang mangyari na matagpuan siya ni Jesus na nagsabing dumating ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala. Sa madaling salita, talagang pakay ni Jesus at sinasadya niyang hanapin ang mga makasalanan tulad ni Zaccheo upang ipagkaloob sa kanila ang kapatawaran, ang bagong buhay at sa bandang huli nga ay kaligtasan o buhay na walang hanggan. Isang magandang balita talaga na tulad ng isang mabuting pastol, hindi hahayaan ni Jesus na tuluyan tayong maligaw ng landas at mapalayo sa Kanya. Malinaw kay Jesus ang misyong ipinatutupad sa Kanya ng Ama at para sa Kanya, dapat lang niya itong gawin. Pagsasagawa, ipinahayag ng unang pagbasa, "Daramtan ng puti ang makapagtatagumpay at hinding-hindi ko buburahin ang Kanyang pangalan sa aklat ng buhay at kikilalanin ko ang Kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at ng Kanyang mga anghel." Paano ka nagsisikap na magtagumpay at sa bandang huli ay mapasama ang pangalan mo sa aklat ng mga buhay?